When I sin, my bed shall comfort me, my couch shall ease my complaint. Then thou scarest me with dreams and terrifies me through visions. So that my soul chooses trembling and death rather than my life. I loathe it, I would not live alway. Let me alone, for my days are vanity. What is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him? And that thou shouldest visit him every morning, and try him every moment? How long wilt thou not depart from me, nor let me alone till I swallow down my sin? I have sinned. What shall I do unto thee, O thou preserver of men? Why hast thou set me as a mark against thee, so that I am a burden to myself? So, Isabai? And why dost thou pardon my transgression and take away my iniquity? For now shall I sleep in the dust, and thou shalt seek me in the morning, but I shall not be. Let's pray, Lord. Salamat again sa patuloy namin aming Job series, Panginoon. I pray na makita namin, Panginoon, ang pinagdadaanan ni Job. Matuto dito, Lord. Isa lang mga usapan nila dito kung ano po yung tamang judgment namin, Panginoon, sa mga panahon, again, na may pagsubok ang iba. Iba naman, Panginoon, ay nagpapanukala, Panginoon, kung anong dahilan nito. I pray, matutunan. At tamang judgment, Panginoon, sa tamang pagkakataon. Lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good afternoon po ulit sa lahat. Title po natin dito at pinaka-tema kasi po nito is alam na natin sa Job, naghihirap siya. Pero again, from chapter 3, usapan na yan, no, ng mga magkakaibigan. Nakita natin last time, parang hindi kaibigan yung iba, mali pa ng judgment. So, ang title po nito is Why Dost Thou Not Pardon My Transgression? Sa Tagalog, ba't di mo pinapatawad ang aking pagkakamali? Magkasalanan, no? Pwede ganun. So again, ang background, si Job ay righteous man. Malinaw po yung sinasabi ng narrator ng Bible, ng Book of Job. Okay? Well. Lumabo. Malik ulit. Kasi nag-agaw siguro. Ngayon talaga yun, nag-umikilos. Tayo natin na salain ng Panginoon ng kaaway. Pero, focus lang kayo kasi, sir, pwede tayo mag-twist ng walang ganito. Okay? Tutok lang. Yung iba, nasaan na si na, ano? Peter. Kaya, yung chapter, ano naman yon? Chapter, kakamali. Chapter 3 ba yun? Nag-umpisa si Job mag-reklamo. Parang binasa natin kanina, ano yun? Job 4. Okay, so pagpapatuloy yun. Eliphaz na yun eh. So, ginoconsider po natin dito yung usapan nila. Kasi po lahat yung mga usapan nila dito ay may judgment po yan. So, ang judgment ay either wrong or right. Kung sabihin natin tamang-tama o maling-mali. So, consider natin para tayo mag-judge ng tama. Especially ganito nga. So, nabanggit ko sa inyo last time, yung isang pastor daw, nakishare namin daw niya. Diyos, sabi, kwento lang yun. Mas binigyan nga siya ng sakit. So, ang hirap naman magsabi doon na, yan, ganyan ka kasi, kaya ganyan eh. Iwasan yun, medyo mag-ingat tayo doon. Ngayon, may mga pagkakataon na totoo din yun. Kung ikaw, hahamunin mo ang Diyos, eh, pambira. Tapos ka. Diba, yumayabang din kasi. At, kaya nga pagdating sa Diyos, usapan natin sa Diyos, ano yan, talagang humble tayo sa Kanya, sa harapan Niya, lalo sa mga ganyang bagay. Eh, alam din naman natin sarili natin. At kung hindi natin alam sarili natin, palagay natin righteous tayo, palagay lang natin yun eh. Na hindi mo alam, minsan blindsided tayo sa mga kasalanan din natin. Yun ang totoo. Kaya mag-ingat. So, isa-isahin ko yung ano, yung ating managing topic. Para sa iba. Kaya, sabi doon, so again, yung chapter natin, una, yung first and second chapter, ito po yung mga pagsubok ni Job. Okay? And then,
Yung pangatlo, yung nag-speak na nga si Job. Okay? Dumating na sa kanyang, kanyang kinakatakutan. Okay? The thing that I greatly feared. So, kanina naman, binasa natin sa ano, Bible reading, they die without wisdom. Eliphaz, dalawang chapter siya, no? So, actually, nire-refer siya dito mamaya. Yung sinabi niya doon, kung naalala niyo, yung may espiritu daw na dumaan sa kanyang mukha. Alala niyo. Mamaya, nire-refer dito ni Job. Kasi napag-aralan natin yun, huwag iwasan yung gano'n, na masyado kayong pala paligoy-ligoy. Ano, ano ka ba? May time ka ba? Ano pa sa ganyan? Na nonsense. So, kung seryoso ka, alam mo yung sinagsasabi mo, kahit tayo ako po, sabi nga sa'yo, hindi ako mahilig sa ganyan sana na. Pero sa social media kasi, minsan, matututo rin yung iba. So, pag nabasa nila yung mga sagot mo ngayon, minsan wala ka rin time dyan na masyadong, alam mo na, paliwanag yung dahil paliwanag. Kaya, nakakamangha yung ibang tao na parang, ano lang, importanteng bagay, binabaliwala or hindi binibigyan ng masyadong alaga. Okay? So, subukan nyo na kahit sa anong conversation, especially sa ganitong bagay na seryoso, i-summarize nyo yung ano nyo, organize yung thoughts nyo, lagi siyang sabi sa mga bata. Para pag nag-communicate ka, nakarating yung ayong pinaparating, mga soul winner, ganun din. And then, even after na soul winning, maligtas na rin. Paano mo papasabing mali sila? Talagang mali. Problema pa ba natin yun kung mali sila? Ha? Problema ba natin yun kung mali sila? Ano, mga ligtas na rin. Ha? Kung you, if you care. Kasi sabi nga sa kanina umaga, the more na accurate, maayos ang ating soul winning, tsaka teaching, discipleship, mas maraming maliligtas eh. May iwasan natin yung kalituhan. Okay? So yun nga, talagang mahirap, pero tulungan naman. So obviously, yung mga teacher, especially yung preacher, ang dapat ay, sabi nga sa Bible, up to teach eh, marunong. So pero, bawat isa sa atin, ay dating tayo sa point na yun na kailangan natin mag-akay at dapat, ano tayo, maayos tayo magsalita. Kaya, so they die without wisdom. And then yung last two is yung kay Eliphaz nga, second part, come to thy grave in a full age, ang pinaka-tema natin si Job naman. Though kinikritisize siya ni Eliphaz, ang nakita natin doon na dapat mangyari sa atin pag tayo namatay, maayos ang ating buhay. Ibig sabihin, hindi yung dahil mo pinagsisisiyan sa buhay, lalo nga mga bata, diba? Asa si Peter? Ang dami-dami po andito eh, nakatago ka dyan dito kay Joshua. Wala tuloy ako. Ano sinasabi ko? Yan. So, maganda. Wala kayong mag-isiyan, mga bata. Kasi ibang mga hindi sila nagtapat masyado. Yung mga kaedad namin or matay na. Si Ate Susan, salamat. Nagtapat din naman niya. Kaya lahat ng ano niya, mga anak niya doon, the church. Diba? Nakita niyo naman yun. Diba? Kompleto sila doon. Nag-ilimbod sa Diyos. Yung asawa niya, yun ang matagal nila pinag-pray. Pero, gandang huli. Ano din? Okay din. Amen? Kaya, tsaka ang bait si Ate Susan, kahit anong ano ko doon, wala akong masabi doon. Pag may problema sa Diyos, di na ikasaw-saw yun. Ano naalala ko doon. Basta siya, luto lang ng luto, sinasarapan niya, angiti lagi yun. Ano tribute na to eh. Kahit di nyo kilala po yun. Ano po yung mga members sa church minsan, nakakanin. Nakakatulong sa, kahit sino sa atin. Gawin nyo lang yung dapat nyo gawin. Hindi kayo makakalimutan. Ayun, they come to thy grave in full age. Wala kayong pagsisiyan hanggat sa maaari. Ngayon, kung dyan na talaga, di bawi ka na lang. Okay, and then last time, last week to, pity should be showed from his friend. Parang ganito po yun. So, dalawang chapter po siya Job. So, last time, sinabi niya na ang tema natin is dapat yung kaibigan, kaawaan mo naman yung kaibigan mo. Lalo ando na siya sa pagkakataon, kalagayan na hinang-hina na siya. So, pinaliwanag natin last week na konsiderasyon naman, di ba?
hindi mo maasahan yung mga taong naghihirap na nga, mahirap na kalagayan, nasaktan pati physical, di ba? Problema pa sa pera, lahat na eh. Asawa. So, konting consideration. So, this time sa Job 7 naman, medyo ganun pa rin. Pero this time, sabi ko kanina, magana tayo, parang tema natin is forgiveness. So, very common sa Bible yan. Amen? At sa atin mismo, sa mga relationship natin, kasi, sabi natin may pagkakamali sa Job, hindi mo ba kayang, alam mo na, palagpasin yung kasalanan? Yun yun eh. So, ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon, pinalagpas niya yun. Namatay na siya para sa atin, hindi pa tayo humihingi, matakasalanan pa tayo. And then, saka na lang tayo inabot ng gospel, alamat kung tumanggap. Okay? So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Pero actually, medyo mauulit yung tema nung chapter 3 nga, na gusto niya nang mamatay. Okay, in summary ha. Pero ang bago naman ngayon, ang medyo bago dito yung yun niya, sa appeal niya sa kanyang kaibigan, mga kaibigan, ng konsiderasyon na pwede nating i-apply sa buhay natin. Amen? So, yan. So, verse 1, is there not an appointed time to man upon the earth? Pag sinabi appointed time, tinalaga. So, sabi nga sa Hebrews, ano yan? Kalimutan ko. As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Saan yun? 9. Mga ganun, diba? 29 na. Ganun. So may appointed time. Ibig sabihin, yung nga, kahit si Ate Susan niya, talagang lumalakas pa raw siya. Kaya lang ba to? So, napapalitan lang yung dugo niya, nasasalinan. Yung tumatagas niya. Pero lumalakas pa siya. So, kailan ba? Kaya parang hinihintay na lang nila eh. Kaya sabi sa Bible, may appointed time yan. So, hindi lang basta appointed time, may, ibig sabihin, limitado. May sabi dyan, are not his days also like the days of an hireling? Alam niyo, hireling. Parang may project ano lang yan eh. Diba? May mga ganun. Kaya si Kuya, ano, diba? IG daw. So, pag may ginagawa sila, siyempre, pag may bahay, may trabaho, siyempre, pag nagawa na yon, tapos na. So, another contract yun. So, wala nang masama doon. Pero ganun daw ang buhay natin, meron lang timeline. Hindi lang tayo pwedeng umabot ng 200 years sa panahon natin ngayon. Ba't niya sinasabi yun? Amaya, tuloy po muna natin. A servant earnestly desired the shadow, and as an hireling looketh for the reward of his work. So, ganun din yung kamatayan ang nasabi nun. So, kumbaga, looking forward na siya na umatay na siya. Bakit? Eh, para makuha niya na yung reward niya. So, nakita niyo yun, again, foreshadowing yung katotohanan sa Bible na may rewards tayo sa Panginoon. Okay? So, ganun din naman yung mga hireling, hindi naman sama yan, pang sweldo. So, pagkatapos ng project, swelduhan na. Hindi ba sama yun? Kasi, syempre, tapos ka na rin. Okay? So, am I made to possess months of vanity and wearisome nights are appointed to me? So, ganun yung pag nagtatrabaho ka, parang tagal naman. So, sweldo na. So, ngayon, sa case ni Joe, mas malala nga, no? So, vanity is parang walang kwenta, di ba? Minsan, nagtatrabaho, kaya tinatabad, gano'n. Parang walang makita ang ano sa kanya. Trabaho tayo ng trabaho. Pero again, hindi po gano'n, na medyo okay si Joe kasi nga sa kanya, pinagdadaanan. Wearisome nights, simsimi wearisome, nakakapagod, nakakapagod. O nakakaubos ng ano. So, nilalarawan niya po yung kanyang buhay na medyo hindi aya-aya. Ano ba? When I lie down, I say, when shall I rise? Sabihin lang nun, tutulog na siya, kailan pa ako gigising? Ganun ba kayo pag matulog kayo? So, sana hindi actually. Pero yun nga, ito parang exaggerated siya. So, kasi parang naalala yung Ecclesiastes naman, si Solomon naman sa Ecclesiastes, kumbaga, sinasummarize niya kasi yung buhay, ganun yan eh. So, parang, pag sinasummarize mo yung buhay mo, kakain, tutulog, trabaho, sweldo, gastos, cycle, ulit na naman yun. So, mababaw kung wala sa equation ng Diyos at yung purposes niya, hindi maganda ang ating buhay, and then nakakatamad.
Men, kanina nag-pray, tinatamad na ata. Again, naiintindihan ko mga bata kasi. Pero nga, yung kalokohan nyo, ilagay nyo sa lugar. Eh kaso, wala naman lugar ang kalokohan, diba? Kapag nagmamature ka, mawala yan eh. Ma-realize na wala naman. Pero yan, naiintindihan natin, okay? Pero, wag lalo na sa panalangin. So, sabi yun. So, sa buhay natin, kasi, doon ka nakatingin dapat sa purpose mo. So, bakit tayo nag-pray? Hindi para magtawa na. Nag-pray nga tayo, humihingi tayo sa Diyos eh. Kung kayo, hindi nyo pa na-realize yung ibang bagay, yun nga, yung ating pinag-pray, si na Susan doon, nyo, ganda rin yung ganito, testimony, naututo tayo. Makidala sa panalangin, makisimpatsya. Anong kala mo doon? Parang, alagay na lang talaga, makamatay naman lahat ng tao eh. Totoo, pero may mas malalim na mga bagay na nangyayari doon. So, of course, masakit sa kanila. At ganun din sa atin, dadaan tayo dyan. So, ang ano lang advantage natin, pag nakikinig natin yung mga ganyang balita, nakikidamay tayo ngayon, alam na natin yung pupuntahan din natin. Hindi tayo pag... Hindi mo alam yung mangyayari sa'yo pag ganun. So, yun na. So, pag utulog na siya, anong mas makagising? And the night began. Ilan ba matapos ang gabi? And I am full of tossing to and fro unto the dawning of the day. So again, ang particular nga kay Job kasi nga sakit nga nung katawan niya eh. So, ang tagal. Ihiga ka, masakit. Okay, mami, ito pa. My flesh is clothed with worms. Yung kanyang laman daw ay para siya dinamita ng mga uod and clods. Ito yung gusto kong tingnan yun. Ano yung clods? Hindi ko sure ito eh. Ha? Paano ka nagdamit ng uod? Eh, di ba yun? Kasi nga po yung nabanggit natin sa kanya, nasasabi doon sa clod is a lump or mass specially of earth or clay. Na sinabi rin nga maya dito eh. So, kasi nga, pag ikaw ay sugat-sugat, tas gumagaling, anong itsura nun? Diba? Pasintabi sa mga kumakain. Kasi na ba't kumakain? Nakikinig. Ha? Ano yung lungab doon? Gumaling na sugat. Peklat. Iba pa. Medyo matigas pa. Maitim. Medyo pa lang. Imagine nyo yung gano'ng sugat. Nagkaroon na kayo sigurado lahat nun, di ba? Mas makati pa yon, pero masakit. So, eh wala pa po silang dating ginagamit natin. Malinis tayo ngayon. Lagyan mo lang antibiotic yan, di ba? Nang apoksinada. Nang... Sa kanila walang gano'n. Eh paano kung samot sa atin, ang dami na, di ba? Inaalis niya nga ng patchered eh. So, ang dami nung bacteria. At pag dumadami-dami pa yung mga uod na yun. At dihiri, no? Pero ganun kasi sa panahon nila. So, ang hirap. My skin is broken. So, again, di lang bukol. Talagang magsusugat yun. And become loathsome. Yun na nga sinasabi kanina pa, no? Pasintabi. Kaya nakakadiri na. Kasi, tawag doon? Nagnanaknak. Nandig nyo na ba yun? Nagnanaknak ng nana. My days are swifter than a weaver shuttle. So, alam niyo shuttle? Di ba nagkakamali? Ito yung gumaganon-ganon eh. Pag nag-weave-weave yung isang gumaganon. Tapos gumaganon. So, ibig sabihin, ang bilis para sa kanya ng araw kasi nga and spent without hope. Parang wala na talagang kwentang buhay ito. Diba? Parang yung sinasabi nga kasi nakamig ko yung testimony kahapon ng Mary Rose, yung panganay ni Ate Susan. Natanggap na naman nila, pero parang wala na eh. Wala na tayong pag-asa. Ang pag-asa natin sa Panginoon. At magkikita tayo doon one day. Amen? Siguro bata pa. Ayun, tanong si Ate Susan. Wala pa sigurong ano yun. Anong taon na ba yun ay? Ayun, tulog na. Oh, remember that my life is wind, mine eyes. So, sino kausap niya dito? Ang kausap niya dito yung mga friends niya. Okay? Si mamaya, puro you, yan. Oh, remember that my life is wind, mine eyes shall no more see good. Negative na siya, no? Kasi nga, eh, kung ganun ang kalagayan mo, eh, nalugi ka pa. Anong pag-asa mo pa? So, damdamin mo niya muna yung kanyang, ano, mamaya yung mga lesson.
the eye of him that hath seen me shall see me no more. So either mamatay siya or hindi na siya titingnan. Abayaan siya. Ay, awawa naman yun kasi loko-loko. Ganun yung mga tao minsan, di ba? Thine eyes are upon me and I am not. Yung I am not yan, ano yan? Sa Bible po, madalas yan, patay na. Wala na. Not. Nothing. As the cloud is consumed and vanished away, kagaya ng ulap na nawawala, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Ito yung medyo sikat na verse to kasi isa to sa sabi natin description natin sa mga, kasi nga yung ibang mga lokolonga, mga kulto, tsaka mga occult. Ay, kesyo yun nga, may mga multo daw, ay, dadalawin ka ng ano mo, ganyan. Namatay na, nadalawin ka niya, di takot ka na nga, lalungkot ka na nga. Di mo alam, matakot ka, magiging masaya ka eh. Eh, talagang matakot ka kasi hindi po multo yun, yun po ay demonyo. Okay, hindi nyo alam. Kasi sabi sa Bible, pag ikaw namatay, judgment na. Kung apiyano ka, impiyano ka na, hindi ka na babalik. Kung langit ka na, hindi ka na babalik. Exemption lang yung kay soul. Okay? So, kaya sabi dyan, pag ikaw ay namatay na, hindi ka na mabubuhay ulit. At para mas malinaw, hindi ka na raw babalik sa iyong bahay. Huwag ang linaw, di ba? Kaya huwag kayo matakot sa multo. Pag may multo dyan, baka ibang tao yun. Putos ang mong ganun. Tao lang yun. Kaya doon sa ano, dali, natakot si daddy, may naririnig. Kasi nga minsan kasi takot tayo. Kaya yung demonyo ngayon, natatakutin ko lalo to. Natakot ka na, parang wala kang tiwala sa Diyos. Okay? So kaya sinabi dito lang salita ng Diyos, mas totoo to. So kung may nanggugulo doon, demonyo doon, hindi palayasin mo, panalangin. Panalangin mo mawala. Huwag ka matakot, lalo kung siligtas ka naman. Okay? So hindi na daw siya kilala ng bahay niya, hindi na siya babalik. So malinaw po yan. Move on tayo, sabi, therefore, I will not refrain my mouth. So, dahil daw hindi siya babalik, mamatay siya, eh magsasalita na siya. Okay, kasi nga, alam niyo sa Facebook, yung mga post niyo, parang talagang ano eh, parang kailangan marinig ako. Hindi lang masama yung minsan, di ba? Kaya minsan nakakasal na rin. Laging ikaw yung laman ng feed ng kaibigan mo. Lalo pag ang mga topic mo, mga love life, mga ganon. Okay naman yun, pero hindi eh. Magpaparinig dyan. Kasi may mga friends akong ganon. Mga sana all, di ba? So, pero si Job, yun nga, sige, magsalita ka na. Ngayon, meron tayong yun, sabi nga kay Ate Susan daw, nakinggaw kasi yung testimony. Gusto, wala na siyang gusto, gusto na lang daw sa dagat daw. Kasi makatanong yung dagat. Wala na daw problema yun. Kasi hindi ko alam, parang mahina na to. Kaya hindi ko mautupal. But anyway, iba naman, sabi, kung anong gusto, bigay mo na. Ang ganun, di ba? So ito, gusto niya ang marinig siya. Okay, kaya yung mga ano, minsan pakinggan niyo rin. Huwag niyo, paulit-ulit naman to eh. Baka may iba pang sinasabi. Sino dito ang feeling niyo minsan ganun ako? Ha? Sigurado yun, meron dyan kasi nga, yan na naman yan eh. Pero pwede ba i-consider nyo, ginagawa ko lang ito, hindi naman para sa, wala lang masabi. Kailangan ko sabihin yung mga sinasabi ko. Eh si Job lalo, siya ay kilala na righteous person, di ba? So, yan, kaya basahin nyo yung Bible nyo. Ganda yung Book of Job, hindi yung boring unless, di ba, ito yung binabasa mo. Kaya even complain daw, sabihin, magsalita siya, paparinig niya yung kanyang anguish at ang tagdadalamhati at magko-complain siya in bitterness of my soul. Pagbigyan na natin, ganun yan, sabihin. Am I a sea? Ito naman. So papasok ngayon siya sa observation niya, sa kaibigan niya na mali. Dapat ginagawa ng kaibigan niya, last time, di ba? Last week, yung, anong sabi doon? Umutang ko na naman. Ha? So dapat kaawaan siya, okay? So pangalawa ngayon, dapat patawarin siya. So ngayon, ganito daw yung ginagawa ng mga kaibigan niya. So sino dito nagbo-bird watching? Mayaman yung gumagawa nun eh, dadayo pa. Sa bagay, sa Lagundi siguro, marami pang mga dati, dahil San Mateo, marami pang birds dyan.
Ngayon, wala na. So, isa sa mga gustong panoorin ng mga mayaman, mga whales. At lalo pag hindi ka pamilyar, di ba? So, nakatitig lang. Uyo. May whale. Ah, kinain yung whale. So, parang siya sabi ni Joe, may Rocky, ba't nagtitignan nyo, inoobserbahan nyo, parang para kayong ano, hinihintay nyo magkamali ako? Or ano bang gusto nyo mangyari? And when I say, my bed shall comfort me, my couch shall ease my complaint, then, ito yung sinasabi ko kanina, no? Then thou scarest me with dreams and terrify me with thy visions. So, naalala niyo kay Eliphaz? Pinagsasasabi niya. Kaya may mga nonsense siya sinagsasabi, hindi nalang diretsuhin. Huwag kayong ganon. Gat mare, gamit niya ng wisdom, alam mo kung namatay ang ano man yan, may sakit, may problema. Kung wala kang magwala kang sasabihin mabuti, anong gagawin mo na lang? Keep your mouth shut. Kasi ano naman yan, talagang katulad ng ginawa rin nila, di ba? Hindi siya nagsalita ng chapter 2 after ng ano na, yung katapusan. Pero ito kasi, nung nagsalita na sila, sablay. Kaya talagang nagadalamati lalo si Job. No? So that my soul chooses strong. So dahil daw doon sa pinaggagawa ng mga kaibigan niya, gusto ko ng strangling, ganun din yan. Mamatay, gusto ko na mamatay. Inaasahan ko kayo, kaawaan niyo ako at bigyan ako ng konsiderasyon. Eh, bira kayo, gusto niyo pa akong ano eh, akusahan. Kaya yan, kaya dahil sa ginagawa niya, gusto nang mamatay, and death rather than love, gusto nang mamatay, ganun lang din yan. I loathe it. Pag sinabing loathe, kinamumuhian ko. I would not live always. Hindi ako mabuhay lagi. Let me alone for my days are vanity. So, ano ba yan sa Tagalog? Lubayan niyo na ako. Pwede naman yun eh. Kung wala kang wala kang masabing matino, lubayan mo na ako, yung sabi ni Job. So, pero may mga taong ganun, gusto lang may masasabi sila. Iwasan natin yung ganun. What is man that thou shouldest magnify him and that thou shouldest set thine heart upon him? So, ganun nga, parang kanina inoobserve. Uy, uy, ito yung mga aketong tuloy yung ano, pigsa nyo. Lalaki, bukas, ano na yan, puputok na yan. Pero may mga ganun po sa atin, lalo pag may sama ka ng loob sa tao. Tama. Kasi kung ando na, nag-suffer na siya, hayaan mo na siyang matutunan kung talagang mali siya, matutunan niya na yun. Huwag niya nang ano, dagdagan pa yung ano niya. Sinabi rin po yan sa Bible paulit-ulit. Sa Book of Job, tsaka sa isang part. Basahin na nga natin yun. Para kompleto, nahanap ko. Ano nga ba yun? Wala, sabi siya eh. Rejoice. Lumahanap. Basta ganun. Pinagbabawalan tayo ng Diyos nun. Na nakita mo nang dadapa. Buti nga. Okay. Ngayon, mayroon tayong isang minamak dito, lalo yung mga anak ng demonyo. Para yung mga tao, hindi isipin nga na maswerte pa sila. Okay? So, mayroon tayong ganun dealing. Pero, by default, lalo hindi naman natin ng demonyo, lubayan nyo na. Okay? And that, thou shouldest visit him every morning and try him every moment. So, yun na nga eh. Hindi lang sila inobserbahan si Job, susubukin pa, asarin pa. Okay? Eh, yung taong nagdadalumati na nga, pag-iisipin mo pa ng ganun, ano kaya mali ko? Naalala niyo yung mga banat ni Eliphaz. Okay? Tapusin na natin. How long will thou not depart from me? Ganun na naman. Lubayan mo na ako. Ano yung till I swallow down my spittle? Spittle lang is? Ha? Spittle. Dura. Okay. So again, picture yun ng parang ano na, pagdadalamhati. Hindi mo gagawin yung normal kang tao at hindi ka nag
nagdadaan sa matinding pinagdadaanan. Pero yun nga, pag ikaw ay nahihirapan at tapos inaasal ka pa, yun yung picture nun. Lulunukin niya yung sarili yung dura. Medyo kadiri, pero yun yung picture nun. And then, I have sinned, what shall I do unto thee? Okay? Okay, nagkasala na ako, inamin naman niya. Kaso, minsan hindi mo na kailangan, sabi nga nila, kunwari, yung katotohanan daw ay parang isang pamalo. Pag narinig niya na, naintindihan niya na, nasabi mo yung dapat mo sabihin, sakul na yun eh, masakit na yun. Okay, naramdaman ko na. Oh, isa pa. Makanday pa eh, makakulang pa eh. Ramdam niya na yun. Nakikita niyo yung kalokohan nitong mga to? Isa lang okay na, kung medyo hindi pa nagpapakahambol, isa pa. Eh, total, di naman sila, magkakaibigan lang naman sila, di naman sila parents to children. Kaya boss staff, so does it make sense? And sabi dyan, what shall I do unto thee? O thou preserver of men. Ito medyo, ano yung preserver of men? Parang tagapagligtas. So, what yung tawag na tagapagligtas or preserver yung tao? Ang tawag po dyan is parang reverse psychology. Okay, di ba? Minta tayo, pagkita naman natin. Kasi may mga usapan online, kahit saan. Ang usapan niyo importante, kunwari. Tapos ang papansin yung spelling mo. Anong gagawin mo? Ay, sorry po, Mr. Webster. Diba? Naintindihan niyo. Maintindihan niyo, dali. Hindi na importanteng bagay ngayon eh. Tatawagin mo siya ng magandang bagay, pero ma-realize siya. Ba't niya tinatawag ng ganun? Kasi may mali kang matindi. Pero parang gusto mo matawag kang something, somebody, hindi tatawagin kitang ganun, kaso medyo mocking. So, ganun ginagawa niya dito. Ah, matino ka pala, ha? Oh, anong gagawin ko sa'yo? Anong gagawin ko sa council mo? Nakakuha ba? Why hast thou set me as a mark against thee? At Tagalog, bakit mo kinukonsider ako na against sa'yo? Parang kailan lang yung, kasi bata yun eh. Kausap ko, Calvinist nga. Eh, obviously, wala pa eh. Walang, babaw. Ginagawa kasi yung mga yan, kinakabisado nila. Yun at yun ang pinipris sa kanila eh. Yun ang pinipris sa kanya. Walang magagawa ang tao. Tama naman, pero meron pa rin. Kaya mo intindihin yung gospel, magde-decide ka. Sa kanila, hindi. Ang Diyos nagbigay noon. Kaya bandang uli, di pinabayaan ko na lang, at least na warningan ko siya. So, ganun din tayo dapat. Pero hindi tayo sa sobra doon. Pag ayaw na, hindi niya na makuha, alam niyo na, yung pride, umiiral, at mas nagtiwala siya sa mga sa mali, bayaan mo na. Paano di tayo matawag na ng tagapagligtas. Inaasal ka lang nun. Why hast thou set me? So, ibig sabihin nung set me a mark against thee, ibig sabihin, kalabang ko to. Talagang tinatakan mo na. Okay, again, sa atin, kaya nga sabi ko yung mga taga Marvelous, diba? In a way, kalaban natin sila, in a way, hindi. So, alam niyo kung saan ilalagay. Na basta, taga iba yan, kalaban. Saan kalaban? To the what point? Kasi kung naloko lang din sila sa ibang bagay, diyan sa kalaban na kahit ano sabihin mo, kukontrahin ko. Hindi ganun. Okay? Eh, ganun ang ginawa kay Job. Pag nagsalita siya, yung sinabi niya, kukontrahin ko yun. Iwasan niyo po yan. Diyan dumabagal yung learning at growth ng isang, kahit sino, kristyano man niya, professional ka man, sinabihan ka, talaga naman mali ka. So, aminin mo, baguhin mo, i-correct mo, at mag-grow ka. Hindi. Nasabi mo lang, kasi galit ka sa akin eh. So, huwag ganon. Kaya sabi dyan, anong resulta nun? Na tinuring siya, minarkahan siya, na kaibigan, kaaway. And so that I am a burden to myself. So, ibig sabihin, supposedly, kakampi mo yung sarili mo, di ba? Kaso dahil ginanya ka nga, oh, ikaw, wala ka nang magawa, hindi ko makaintindi, bobo, ganyan. Wicked. Kakampi yung sarili ko eh, wicked pala ako eh. Kaya sabihin mo, eh, huwag na nga.
Ano, wala siya ng pag-asa. Kaya ito yung tanong. Sa, in summary, no? Bakit ba hindi mo ako patawarin? Magandang tanong yan. Kasi tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. Kung ligtas ka, alam mo yan. Ngayon, pag may magkakataon, ha, yung iba, kailangan din patawarin, kailan lang kahapon. Ewan ko, parang nagmamadali naman lahat ng tao, di ba? Eh, medyo, pag ganun ako, sapol ako dun sa truck, eh. Sapol yung side mirror. Eh, babanatan din, babanatan. Alam din naman tayo. Pero, pagbabayarin ko, alam mo na, tinignan ko, wala naman damage, eh. Oh, bye-bye. Kaya niyo bang gawin yun? Kaya natuntungan ka dyan bago yung sapatos mo. May mga bata naman, si Richie, kunwari, si Julia. Sino ba to? Si Ryzen, tsaka si Jared, doon mo naman. Natuntungan ka. Putusan ko kaya to, hindi nakatingin si Kuya. Diba? Ano kayong magpatawad? Gagawin niyo yan sa buong buhay niyo. Pag hindi niyo kayang gawin yan, yung iba naman, tatanim ng sama ng loob. Parang sabi ko kanina, kahit sa pastor pa. Inagalitan ng pastor, November, ano ba ngayon, 20. Tinandaan mo pa yun. Kaya nga nabanggit ko sa isang maayos na preacher to, napakaayos na preacher. Godly, kaso matapang din. Pero yung ibang yung member niya, parang iba, nagtatanim na ng galit. Kasi nga, hindi nila na-deal yung sarili ng kasalanan. Bandang huli, na medyo nagkamali lang yung pastor, hindi nga siya, anak niya, talagang minagnify. Ibig sabihin, sabi ko na nga ba, loko-loko ka rin eh. Kasi naman, medyo nakapagmura naman yung isa, sabi, sabi ko, dapat mag-resign ka na. Nakakita lang ng isang bagay kasi nagtanim yun sa mga loob. So ako bilang pastor, di po ako perfecto. Okay? Yung kailan nagalit, sobrang galit, minimeasure natin yan, nalagay natin sa dapat kalagyan, pero malamang di, minsan nosobran din ako. Amen? Or kung di naman sa galit, baka napagbura natin isang tao, sobrahan naman or iba naman na neglect. Patawarin niyo po ako pag ganun. Amen? Hindi tayo perfecto. Tawag natin ano, pag ganun ka, ang tawag ko sa'yo ay Elipas. Elipas! At saka yung iba, mamaya, next dito si Bildad. Anyway, so wag mong markahin yung kalaban mo agad na hindi mo naman kalaban, kaibigan mo pala, nagkamali lang. Okay? Kaya tanong, bakit hindi ka magpatawad? Tanongin mo yung sarili mo pag gano'n ha. So again naman yung, alala ko yung isang nabanggit ko sa inyo last time, yung siya na yung may kasalanan, tapos ang sabi mo sa akin, bitter ka naman eh. Binubi niya yung kasalanan niya pa. So, pinatawad ko rin yun, hindi dahil tama siya, hindi dahil gusto ko siyang i-bless. Pinatawad ko na siya for my sake, para makalimutan na. Kasi talagang wala eh. Walang pag-isisi, wala pang pag-admit ng kasalanan, ng mali. Pero ang ano ko nun, kung hindi ko papatawarin to, hanggang ngayon, naalala ko pa, di ba? Pero ano lang yun, memory lang, hindi ko na binabalik at nagkaroon akong pagkakataon, bomba yun. Walang ganun. Okay. Kaya tanong niyo sa sarili niyo pag hindi kayo makapagpatawad. Ganun naman yun eh. Hindi naman sabihin nagpatawad ka. Lalo yung mga offense na dapat ibalik sa'yo. Na, eh. Pera yan. Yung madaling illustrate eh. Di ba? Pag inutangan mo, maliwanag naman yun eh. So paano ka marirestore yung inyong maayos na samahan? Usap kaya nga pinakita. Kasi yun yun eh, yun ang sinabi mo eh. Okay? So, mahirap ma-restore pag walang ginawang, hindi mo tinupad yung sa side mo. O kaya naman, ano pa, madalas. Ano pa, yung mga nakakabuisit sa inyo? Ano? Ginawa sa inyo? Ha? Sinapak. Yun. So, tama yun. Kaya, nagka-away kayo, nagka-initan, ganyan. O, paano yun? Kailangan bangasan mo rin. Ano ba yun? Sa Bible po, may judgment dyan. Siyempre, hindi mo gustong bangasan, palitan na lang ng ibang bagay. Ganun po yun. So, di naman siguro, ano yun, kung talagang gusto niya ma-restore,
Eh lang anong bangasan mo din siya, nasaktan pa siya, bayaran na lang ito or something. Sa ibang bagay na lang. Okay? So, bakit ka hindi nagpapatawad? At bakit ka, and take away my iniquity? Ba't di mo pa, ano? So, magandang, ano to, pwedeng i-relate natin sa Panginoon. Again, kung naligtas ka, pinatawad ka lang naman eh. Hindi mo naman binayaran, dapat mong bayaran sa Panginoon. Amen. Maglilingkod ako sa, salamat, sige. Pero hindi yan para maligtas ka. Naalala niyo yun? So, kaya, kung hindi ka mapatawad, hindi ka tayo required. Kung rari, inutahan ka, hindi ka binayaran. Hindi ko sinabing pautangin mo ulit. Obligado kang pautangin. Hindi ko sinabing ganun. May karapatan ka, of course, na niloko ka naman. Yan, boyfriend, girlfriend. Niloko ka. Papatawarin mo na siya. Sige, walang, parang wala nangyari. In a way, yes, na hindi mo siya singilin, di ba? Para ma-restore, tapos mag-friends kayo. Pero karapatan mo rin na, niloko mo ako dati. Hindi mo maaalis sa akin na hindi nakita ulit, di ba? You don't deserve me. So yun na, yun po yung natin dito, take away natin. Magpatawad kayo. Magpatawad tayo pare-pareho. Dahil tayo rin naman ay kailangan ating kapatawaran sa Diyos at sa ibang tao. For now shall I sleep in the dust. Yun na nga, bakit? Ba't di ako patawarin, mamatay rin tayo pareho. Diba? Eh kung paano kung pareho pa tayo tagalangit, hindi makita tayo doon, masama pa loob mo sa... Sa langit ka na, masama pa yung loob mo. Ito yung ginawa mo sa akin eh. Mara ka naman kayo. Mahalin mo na ngayon. Diba? So, thou shalt seek me in the morning, but I shall not be. Sabi lang, patay na. Wala na. So, nakuha mo ba yung message ngayon? Nagpatawad ka. Hanapan mo ng lugar. So, again, kung masira siya sa'yo, di sira siya sa bagay lang na yun. At least, ma-restore yung, lalo sa church, napakapangit naman na. Meron pala ditong kakasama na loob. Tapos, basta tangat-tanga, bakit? Ba't hindi kayo magkaisa? Simpleng bagay. Yung pala, may samaan na pala ng loob. Nangyari ba yun? O lagi? Nangyari ba yun? Pero dapat ba mangyari yun? Okay, so, lagyan na, matutunan tayo magpatawad. Amen? Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Kayo po'y pinagpala, Lord. Magamat yung ibang bagay, Panginoon, paulit-ulit, but ito'y reality of life, Panginoon. Kami nagkakamali, kami po'y kailangan magpatawad. Kami po ay mag-iisip munsan ng nonsense, Panginoon. Minsan, gusto lang namin manlibak. Ano naman yan, dahil sa sarili namin kasalanan din, sa puso. At I pray na kita po namin dito, Lord, diniklare naman maaga sa librong ito na si Job ay righteous. Na makita namin na at least magdaan-daan kami, gusto namin mag-judge against another person na hindi naman mga reprobate, hindi mga anak ng demonyo, tulad ng Job. So I pray na later makikita namin yung aral dito, mag-restore din sila, but may judgment na nangyari sa amin naman po, Lord, para walang negative effect, Panginoon, ang aming mga sinasabi, ang aming salita, na makadamage, Panginoon, ang gusto sa pagkaibigan man yan, lalo sa mga pamilya, Panginoon, nawa ay matutunan namin, mag-judge ng tama accordingly, Panginoon, sa lugar, sakto lang, Panginoon, kailangan talaga ng pagalitan, for example, kung totoong nagkasala, sakto lang, Panginoon, doon pa rin yung puso, Lord, na handang magpatawad dahil naalala namin ang inyong pagpapatawad din naman sa aming pong mga kasalanan, Panginoon. So, kailangan po, Lord, kayo mag-bless sa church na ito, Panginoon, kaya salamat sa pagpatuloy. Tapos sa inyong mga tao, Lord, I pray. Mga anak ni Lord, I pray na kayo po ay Panginoon, tulungan niyo po, Lord, mga nag-struggle sa ibang-ibang area ng aking buhay. Bata, kayo po ang malulati. In Jesus' name we pray. Amen.